was built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, got my foot on the gas. Never stop competing. If you break my glass, then this life's coming. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. What's up mga pards, and welcome back to my YouTube channel. Ang ganda ng background natin. So andito pa rin tayo kay Biker's Choice. Ito yung hindi tayo sa nasa pwesto na nandito lahat ng mga halos yung accessories na saddle, handlebar grip, everything na accessories, ito yung area nila. So on this video mga parts ay check nga natin itong chosen hubs na model 150T. So naka-ratchet na siya, may mga conversion kit na rin. And for the longest time, alam nyo naman mga parts na chosen yung gamit ko dun sa Titus ko. It's just so happy na, siyempre, sobrang tagal na, hindi naman maiiwasan na hindi pa rin magkakaroon ng damage yung hubs mga parts. Before I start my video nga pala, I do bike check, bike shop visits, at dinodocument ko rin ang aking mga rides. Kung ito ang trip nyo, please do consider to subscribe on my channel. Nowadays mga parts, napakarami na nga lumabas na mga hubs, ano. Sa dami na yon, nahirapan din tayong pumili, but definitely ang una nating kinoconsider is yung ating budget. Kung may budget din lang naman kayo, ay ito yung isa sa mga masasabi ko na sulit kayo dito sa hubs na to. So as per my experience din, I use these hubs for about 5 years, 4 and a half years ganun, bago pa bumigay, knowing na sobrang, alam mo yun, gamit na gamit din naman yung bike ko. Simulan na nga natin i-check ito itong si Chosen 150T na naka-ratchet type na hubs, at available nga yan dito sa Biker's Choice. So open na natin tong box ng Chosen 150T na model, no? Ano yung nasa loob ng box? Okay, so ito yung nasa loob. Of course, yung front tsaka box skewers nandito for quick release. Front hub, ito yung front hub nya. And ito yung rear hub. So for the colorways, ang available dito kay Biker's Choice is color black pa lang. Pero tingin ko, baka in the future mayroon din mga ibang color. Ayun, may nagsabi pala. Wow! Bukod sa ano, sa glossy black, may matte black. So black pa rin. Black pa rin. Sir, mas ayan. Tapos bukod sa hubs, pakita ko rin yung ano, conversion kit kapag for true, para sa true axle. Ito yung conversion kit niya for true axle. So marami nagtatanong, what's the difference kung naka-ratchet siya saka naka-ano siya, naka-poles type. So as per my ano, sa mga nakausap ko, no, ang ratchet type daw kasi is almost parang ang equivalent niya sa ibang hubs is yung naka-6 poles na. So eto, tingnan natin pag binuksan natin yung loob nitong pinaka-hubs nito. Bakit ako sa'yo? So ito yung sa rear hub. Ayun, yung chosen. Buksan natin. Tanggalin natin itong, ito yung pinaka ehe niya, no? Shop. And then ito. Ito yung itsura ng pinaka ano niya, pinaka prehub niya. So kung makikita nyo, ayan, no? Parang meron siyang mga fine thread dito sa ngipin. So naka indication na naka ratchet type na talaga siya. So ayan. Ngayon, i-try natin i-sound check yung ano, yung pinaka hubs. Pero of course mga parts, ibang-iba yung tunog niya kapag nakakabit na talaga as wheel set, ano. Pero i-check pa rin natin para may idea kayo. Yan. Narinig niyo, yun na ba yun? Yun na yun. Si Renzel dadaan. Sige, Renzel, tahan ka na. Ito kasi yung stocks area ng Biker's Choice. So kung may nakikita kayo sa video ko na interesado kayo, mag-message lang kayo sa Facebook page nila para sa mga prices. Visible naman kung ano yung mga meron stocks dito sa likod. So kung may kailangan kayo, i-message na si Biker's Choice. So ayun, ito yung tunog nung pinaka
hubs. And then pinakita ko naman sa inyo yung assembly niya, yung inner assembly ng pinaka hubs niya sa likod, mga parts. 6 bolt type siya, and then kaya siya 150T engagement yung meaning nun, mga parts. So ayan. So again, pwede siyang QR, and meron na rin siyang kasamang conversion kit for true axle. So yung weight ng mga hubs, no? For the rear without the skewer, 337 grams, and then for the front without the skewer as well, 172 grams. Considering na ang naka-setup dito is for quick release setup. So, at least may idea kayo kung gaano kabigat itong hubs ng chosen 150T mga parts. For the pre-hub, this is for compatible for Shimano HG or Hyperglide. So, ayan. Kita naman kaagad sa anong sa pre-hub niya kung ano yung cassette cogs compatibility niya. So, after nga nating ma-check si chosen 150T engagement, naka-ratchet type, 6 bolt type para sa rotor, and may conversion kit rin para sa true axle. Ang price nga nito mga parts at available yan dito sa Biker's Choice ay 12,500. So kung nakikita nyo na your budget is pasok para sa gantong type ng hubs, ay kontakin nyo na nga si Biker's Choice. At ayun, yung Facebook page nila ay ilalagay ko sa description sa baba. At magkita-kits nga tayo sa mga susunod pa natin mga videos na pala mga parts. Again, please do consider to subscribe on my channel kung itong mga type ng content na to ang trip ninyo. So, kita-kits tayo mga parts. Sobrang init na. And kanina, ito yung code ko natin para sa specs nung hubs. Yun na kayo.